So, welcome back po sa channel. So, on this video guys, ang ituturo ko, so paano natin i-back up ang database gamit ang PHP MyAdmin or MySQL na database. So, for example, ito yung sa system. So, kapag kailangan natin i-back up ang database, then i-click lang natin ang button na database and then click ang backup. So, dito, mag-select po tayo ng location kung saan natin pwedeng i-save yung database na kailangan natin i-backup. So, for example, nag-create po tayo ng folder. So, backup DB or database. And then, i-select lang natin ang folder. And then, mag-save po tayo ng database name or file name. So, for example, backup database, then save. Okay, so database successfully backup. Okay, then kapag tingnan natin dito sa kaldi, so ito yung database na backup natin. Okay, so ito yung database na example na binabackup natin. So ito. So dito sa ano sa form. Okay, so dito sa form. So mag-add tayo ng button. Then properties. Then backup database. Then btn backup. Okay, so next natin, so mag-add po tayo ng MySQL connector, so para sa pag-connect ng database. So dito sa reference, so right click and then manage nugget packages. Okay, so dito install natin ang MySQL data. So, para po sa pag-connect sa ating database. So, kailangan po nating i-connect ito para po ma-backup natin sa dv.net. Okay? So, install natin itong MySQL.data. Then, click lang natin ang accept. So, antayin na lang natin siya matapos mag-install. Okay, so success yung pag-install. Then, next nating i-install is itong MySQL backup. So, ito. So, need natin siyang i-install para po ito sa pag-backup ng database. So, mysqlbackup.net. Then install. Okay, so done na po tayong mag-install. So kung tingnan natin dito sa reference, so nandito na po yung in-install natin na MySQL backup and MySQL data. So next natin dito sa form. So dito sa itaas, so need nating import ang mysql.data.mysql client. Okay, so next dito sa button, so double click and dime backup as new save file dialog, then backup that initial directory, so lagyan natin siya ng initial, then sa local C. backup that title equals
database backup, then backup dot check file exists equals false, then backup dot check file path exists equals false, then backup dot default text equals SQL. So itong default text natin, so ito yung file extension, so automatic po siyang mag-save as SQL. Okay, then backup dot filter equals, so i-filter natin yung SQL na file extension, then SQL files, then asterisk dot SQL, and then asterisk dot SQL, then all files, then asterisk dot, then asterisk dot asterisk. Okay, so ang ma-filter lang sa pag-select natin doon sa file dialog or sa save dialog box, ito lang yung mga files na ma-filter. Okay, then next is backup dot restore directory equals true. Okay, so next dito, if backup dot show dialog then equals windows dot forms dot dialog then equals dot dot okay, then so kapag i-click natin yung okay, so automatic po siyang mag-backup doon sa siniselect natin na location or kung saan nating locations i-save yung i-backup natin na database. Okay, then dime connection as MySQL connection, so dito mag-create po tayo ng connection para sa ating database. Okay, then new MySQL, so dito natin i-select yung database server equals localhost, user ID equals root, then password, so ang password is equals empty lang, then database equals, so dito natin ilagay yung database name, so i-select natin itong database name, so itong PDF database, so kahit anong database po ang ilagay nyo dito. Okay, so example lang po ito. Then, lagyan natin siya ng char set. So, itong char set, so ito yung kung sakaling may, yung database nyo is may mga special character, so i-export po niya ang database. Okay, then UTF-8. Okay, the next dito dime cmd as MySQL command then equals new MySQL command then cmd dot connection equals con then con dot open then dime mb as MySQL backup equals new MySQL backup then i-call natin ang cmd then mb dot export to file and then select natin yung backup dot file name
then con dot close. Okay, so yan guys, then else if, kung i-cancel yung pag backup, so lagyan natin siya ng else if dot show dialog equals windows dot forms dot dialog dot no or cancel and then return. Okay, then kapag i-cancel, so hindi po siya ma-backup since cancel yung kiniklik. Pag okay, so automatic po siyang mag-backup sa location kung saan natin gustong i-save ang database. Okay, so i-try natin siyang i-debug. So start natin siya. Okay, so i-click natin ang backup database. So antayin natin mag-backup yung dialog box para pag-select sa location. Okay, so dito, testing natin dito sa local D, then mag-create tayo ng folder. So, testing. Okay, so ito yung folder name, testing backup. Then, open. Then, lagyan natin siya ng file name. So, testing database backup. Then, save. So, try natin tingnan sa local D. Then, testing folder. Okay, so ito yung database na backup. So, try nating open kung meron ba siyang laman. Okay, so yun guys. Ito yung laman sa database. So, i-try nating i-compare doon sa database. So, ito. So, i-compare natin yung column kung tama. Okay, so ito yung file name, file ID, and date uploaded. So, tingnan natin dito. So, meron tayong file ID, file name, date uploaded. Okay, so success yung pag-backup natin sa database. So, ang next natin, lagyan natin siya ng message kung success yung pag-backup. So, dito sa ano, so after sa con close, so lagyan natin siya ng success or message. So, message box. That show database, so database backup successfully. So lagyan natin siya ng successfully backup the database. Then lagyan natin siya ng title, so backup, and then message buttons dot okay, then message icons dot information. Okay, so try natin siyang i-run ulit. So, click ang backup. And then, select natin ang folder. So, itong testing backup. Then, lagyan natin siya ng testing backup 1. Then, save. Okay, backup successfully. Okay, so success yung pag-backup. Then, tingnan natin dito. Okay guys, so ito yung na backup na database.
Okay, so yan lang guys, and I hope na may natutunan kayo sa topic ngayon o sa video, and don't forget to subscribe my channel, Sir Scott BH, and God bless.